Ilabas natin dito sa ating programa noong November 28 ang reklamo ng mga residente sa Puro 4 Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Ito'y kaugnay sa nakahilig na poste na kargado ng salasalabit at nakalaylay ng mga kable ng kuryente at telepono at internet. Dangdang residente ang naninirahan sa lugar na pinangangambahang malagay sa peligro ang buhay dahil sa sitwasyon ng poste at mga kable. Inilapit ng team Iabante Mo ang suliranin sa pamunuan ng Barangay Cuyab. Sinabi nilang nai-report na ito sa Meralco at nangakong muling kakalampagin ang kumpanya para umaksyon ito. Kahapon, magandang balita. Ang bumungad sa mga taga Puro 4 dahil sa wakas, pinalitan na ng Meralco ng bagong sementong poste ang dating nakatagilid at nakakabadyang bumagsak na poste. Iniangat din ang mga nakalaylay na kable para iwas peligro sa mga residente at mga dumaraang sasakyan. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayong umaga si Resvi Macalinao, residente ng Puro 4, Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Magandang umaga, Resvi. Magandang umaga po, Dios Postolero. Yes. Po sa iyo, mo. Okay. Resvi, kamusta po ang sitwasyon sa inyong lugar? Bali ngayon po, sir, pinalitan na po siya ng poste na yung mga nakahilig na poste, bagong poste na po. Bali ngayong umaga po, mag-start sila i-transfer yung mga kable. Bali mawawala ng kuryente from 9 ng umaga hanggang 6 ng gabi po. Mm-hmm. So, ano naman po ang naging reaksyon ng mga taga dyan sa inyo sa pagtugon ng Meralco at barangay sa inyong asuliranin, sir? Yung mga residente po ng Puro 4, nasisiyahan po kasi po na unang-una, hindi na po malalagay sa peligro yung baka may na-aksidente po. Kumbaga sa ano, may safety na po siya ngayon.